Magandang hapon. Dito na naman tayo sa vlog ni Panat Pai. Si-share ko na naman itong mga babala ni Sara Duterte sa mga congressman. Tama? Tama talaga. Kailangan nating malalaman, mapagmatsyag kung sino yung mga nasa tabi natin. Oh, yan. Grabe ang patama ni Sara dito. Buti naman, Sara. Nagising ka na. Alam mo na na tinatraidor ka na. Gusto ka na talagang pabagsakin. Ha? So, pakinggan nyo dito ang mga salita ni Sara Duterte. Dito talaga, kung talagang matino ang utak ng mga politikong, tatamaan talaga dito sa mga pinagsasabi ni Sara. Ha? Kahit ganito man ang pinagsasabi niya, pero ingat-ingat ka na kung tatamaan kayo, mga congressman. Pakinggan nyo. Kung kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon. Ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago na aking maiaambag sa pag-udlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumawa ng Green Ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Yes. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng paghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. Tama. Yan ang unang point niya dito. Diba? One, hindi niya deny na life is harder habang tumatagal. Ang buhay sa Pilipinas ay humihirap. Hindi niya ko dininay. As a matter of fact, sinabi niya ngang pataas ng pataas ang bilihin. Wherein, before, she was not saying this. Why? Tatamaan ho ang gobyernong nakaupo ngayon. But this time, may konting kurot pitik na. Ya. May konting diba? Pitik na may si Sara. May konting kurot na. Huwag na tayo magpolitika, isipin na lang natin na nagugutom na talaga ang mga Pilipino. Hindi niya dininay, ha? So, para niya na sinabing kulang. Para na niyang sinabing palpak ang kuting. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. So, isa yon, di ba? Hindi ito panahon ng pamumulitika. Eh mukhang ganun ang ginawa sa kanya. Pamumulitika. Panat Pai, mukhang hindi naman mali naman yung interpretasyon mo. Pamumulitika na si Tambalos. Ipapakita ko sa inyo na meron siyang pitik dito. Ha? Pamumulitika. Eh alam niyo yung ginawa sa kanya, 'di ba? Pinulitika u siya, eh. Sa totoo lang. Pinulitika u siya. Correct. Dahil sabi ko nga sa inyo kung talagang totoong masasabing nagagalit sila kasi hindi may paliwanag ang confidential fund ng kanyang opisina. Remember, there is courtesy given to the office of the Vice President. Kaya nga, di ba, tandaan ninyo, yung mga nakaraan, although they do not have confidential fund, pero pagdating ng office of the Vice President, mabilis lang yan, dinidiscuss yung budget nila. They're giving courtesy to the office of the Vice President. And because ngayon, alam natin na kinontra niya si Tambaluslos, eh pinulitika ho siya. Ipinahiya sa kamera. At ito na nga ho, kitang-kita naman po natin ang nangyayari. Bakit kanyo? Kasi kung talagang honest sila sa pera, eh hindi naman ho sila honest sa natatanggap na miscellaneous extraordinary fund. Correct. Na natatanggap tama. Ng kamera. Laki niya na. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan, at pagiging handa
para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, yan. Huwag kayong sumama sa lahat ng uri ng pag-aapi. Naku po, malalim ho yan. Sino kaya yung kinakausap niya dito? Kinakausap niya kaya taong bayan? O ilang mga membro ng Congress? Congress ang pinapatamaan. Pilipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Yan na ho yan. Yan. Kaya sana, Sara, magmasid kaya ka na lagi. Yan ang matinding banat. Ano ho yun? Magmasid. Magmasid tayo at kilalanin kung sino ang mga nasa paligid at sino yung talagang mapapagkatiwalaan. Ulitin natin yung part na yun. Ha? Magmasid kung sino talaga. Sa madaling salita, feeling ko this is not a message sa taong bayan. Nope. This message is to the political arena. Magmasid kayo kung sino talaga ang tunay na kaibigan nyo. Tulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Huwag kayong sumama sa uri ng pang-aapi. E yan nga, di ba yung sinasabi ni Pangulong Duterte na ipinahiya yung anak niya, inapi yung anak niya? Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Sa madaling salita, this is a loyalty check. Yes. Sa mga congressman, sa mga politiko, sa mga LGU officials, magmasid kayo at alamin nyo talaga kung sino yung tunay na nasa tabi ninyo, kung yan ba'y tapat. Naku po. Tandaan ninyo, minsan lang magsalita itong si VP Sara Duterte. Pag ito nagsalita at bumitaw ng ano. Delsen, maraming salamat po. Sa mga nakakaalala, thank you very much. Hindi totoo. At ito, walang ano yun eh. Magmasid, ibig sabihin huwag tatanga-tanga sa pagbobot, sa pagbot. Oo, alam mo, pag sinabi mo magmasid kayo, ibig sabihin, sige nga, pag sinabihan kayo ng pagbantay kayo, pagmasdan ninyo. Ano ibig sabihin nun? May ahas. May ano dyan, merong... may laces mugs na ahas. Hudas, ika nga. Pag sinabi mo pag magmasid kayo, sabihin, ano inyo, tingnan talaga ninyo kung baka yung mga katabi nyo dyan. Correct. Yung katabi nyo may anakunda na. May kubra na dyan. Kaya kayong mga congressman, ha? Tandaan ninyo, yung pagiging sip-sip ninyo kay Romualdez. Pag kayo minarkahan, tandaan ninyo ito. Tandaan nyo ito. Iba nagmarka ito si VP Sara Duterte pag kayo namarkahan. Sa tingin ninyo, hindi niya alam kung sino yung mga talagang tapat sa kanya. 6 na taon lang yan. Huwag niyong kakalimutan. Huwag niyong kakalimutan. Baka nga hindi pa umabot ng 6 na taon niya, sinisip-sipan niyo, dinidilaan niyo ng puwet eh. Baka puti na puwet yan. Baka hindi tumagal ng 6 na taon yan. Baka bumaligtad ang ano yan. One of these days, bumaligtad ang kasaysayan natin. So, huwag kayong ano, ha? Parang tornado lang yan, mekus-mekus lang yan, mga insan. Ha? Ikot-ikot lang yan. Hindi, totoo, di ba? Isipin nyo na mabuti yan. Sandali lang nakupag ka. Ako, I'm telling you now. I'm telling you now. Ha? Ito lang, ha? You better watch out. You better not cry. Because I'm telling you now, ha? Inday Sara is coming to town. You better watch out. You better not cry. Ako, ha? Ako, sabi nito ni Lance, curious lang ako, nababasa mo bang baka magkaroon ng civil war? Hindi. Wala. Ako ito,
Honestly, sabi naman paulit-ulit ni Pangulong Duterte, ayaw niya ng kudita, ayaw niya ng ano. And knowing Mr. President, he always abide by the law. Okay? Yes. Masunurin si Tatay Diggs. But it is in the law that if hindi na masaya ang mga congressman, eh pwede nilang patalsikin ang Speaker of the House. Correct. Don't ever forget, ha? 2025, magpapalitan ho ng mga congressman, magpapalitan ho ng senators. Ya, maaari ho magkaiba-iba, magbabalasa ho yan eh. Kaya you better watch out. You better not cry. Antayin ninyo. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Dako po. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Exactly. Ako, malalim to. Para mo na rin sinabing, tandaan sa mundo na ito, meron ding katapusan. Hindi, malalim permanente. Hindi ha, yung bitaw ni BP Sara dito, malalim ito, malalim ito. May panahon ng kapanganakan at kamatayan. Dako po. Panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naka! Tandaan niya, may panahon ng pagtatanim at pag-aani. Eto, sigurado ako. Ang mga Duterte, si Senator Bongo, si Vice President Sara Duterte, si former President Rodrigo Duterte, kung tanim at tanim lang para sa mga local officials and mga mababatas. Sigurado ko eh, marami lang ang madadaldal dyan na mga congressman. Actually, pansinin nyo ha, sino lang ba yung mga madadaldal na congressman dyan? Actually, isa lang ang nakita ko pa ngayon. Tapos, etong si, ano, yung Secretary General. Pansinin nyo ha, si Secretary General ng Congress, Secretary ng General ng House of Representatives, kailan nyo lang nakita yan? Sa totoo lang. Ngayon lang, diba? Sumipsip kahit ang baluslos. Kailan nyo lang nakita yan? Ngayon lang yung pagkakataon na yan eh. Di ba? Ngayong pagkakataon lang na yan, nakita yan. Bakit? Mukhang nagtatago yung mga congressman. Mukhang binabalansin nila, sandali, kakampi ba kami kay Tambaluslos o kay BP Sara Duterte? Yan totoo ah. Panahon ng pagsugod at paghilom. Naku, panahon ng pagsugod at paghilom. Panahon ng pagwasak at pagtatayo. Naku, panahon ng... Panahon ng pagluha at pagtawa. Panahon ng pagluluksa at pagsayaw. Panahon ng pagkalat at pagtipon ng mga bato. Panahon ng yakap at panahon ng pag-iwas sa pagyakap. Naku, patay tayo. Panahon ng paghanap at pagtigil sa paghanap. Panahon ng pag-iingat at pagtatapon. Panahon ng pagpunit at pagtahi. Panahon ng katahimikan at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pagmamahal at pagkapuot. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Sa bawat yugto ng ating buhay, mahalaga na piliin natin ang kabutihan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa bawat panahon, maging matatag tayo sa pagharap, sa hamon at maging handa sa pagtanggap ng pagbabago. Ang mensahe ko na ito ay naglalaman ng mga salita mula sa aklat ng Ecclesiastes na nagpapakita. Wow. Humina ang wifi. Wag naman. Wag naman. Ano ba yan? Tuloy-tuloy. Signal, wifi, ba't ka? Ganyan. Mama naman. Nag-loading. Yan o, hindi naman o. Anyway, okay, dyan na lang dahil umihina yung wifi ko.
Yan, naririnig nyo na yung mga pinagsasabi ni Sara. Kaya kayo dyan, mga congressman, na mga sipsik puwet ni Tambaloslos, mag-iingat na kayo. Ah, malalim itong babala ni Sara Duterte. Kung maintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng mga sinasabi niya. So, mag-iingat na kayo. Hanggang dyan na lang. Mga sip-sip, tandaan nyo, 6 years lang yan. Di pa nga namin alam, di natin alam lahat kung tatagal ba ng 6 years yung kuting na inutil na presidente. Bye-bye!